Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 29, 2023 na kung saan sa ngayon po ay napaka-aktibo pa rin ang Dagat Pasipiko maliban sa dalawang bagyo na ating binabantayan na nasa loob at labas ng ating area of responsibility ay may panibago ulit na nabuo sa labas ng ating PR at tinawag po ito ng Joint Typhoon Warning Center na INVEST-94W. Posible muli itong maging bagyo bago mag-weekend na siya pong lalong magpapalakas pa ng habagat. At ang bagyo naman na nasa labas na ng ating area of responsibility ay lumakas na rin at isa ng tropical storm at binigyan na rin ng international name na Haikun na taglay ang lakas ng hangin na maabot po sa 95 kilometers per hour at nagbabanta na rin po na papasok sa ating area of responsibility bukas at tatawagin po yan sa local name na bagyong Hana at posibleng tumbukin ito ang Taiwan at papalakasin rin nito ang habagat na siya pa rin pong magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang pa sa mga susunod na araw. Samantala, si Bagyong Goring ay bumalik na po ulit sa pagiging super typhoon. Lumakas na po ulit at taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po hanggang sa 230 kilometers per hour habang nasa layo po ng 196 kilometers east ng Santa Ana, Cagayan at kumikilos na po pa northwestward paliko na banta po sa malaking bahagi ng mga isla ng extreme northern Luzon. At sa mga susunod po na oras ay posible nang itaas ang tropical cyclone wind signal number 2 hanggang sa number 5 lalo na po sa mga lugar na dadaanan pa ng bagyong si Goring sa susunod na mga araw. At ngayong madaling araw ay nagdudulot na po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at posible ang malalakas na ulan dyan sa may Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, ilang bahagi pa ng Cordillera at Ilocos Region. At sa ngayon po ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Batanes, Northern and Eastern portion ng mainland Cagayan, Camalanyugan, Pamplona, Gonzaga, Santa Teresita, Bagao, Bugay, Santa Ana, Claveria, Apari, Balesteros, Abulug, Sanchez Mira, Santa Praxedes, Alacapan, Lalo, Lasam, Peña Blanca, Igig, Amulong, Gataran, Alcala, kasama na po niyan ang Babuyan Islands and the eastern portion of Isabela, Dinapige, San Mariano, Ilagan City, Tumawini, San Pablo, Cabagan, Makunakon, Divilacan at Palanan. At dahil naman sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, at may mga malalakas po na ulan dyan sa may Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Panay Island, Zamboanga Peninsula, at Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa may Mindanao. Pero dahil po sa bagyo ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-uulan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At dahil naman sa habagat ay may mga pag-uulan naman at posible ang malalakas na ulan, lalo na po dyan sa western section ng ating bansa. At sa atin namang mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring, ay pinagbabawal po ang pagpalaot sa lahat ng klase ng sasakyang pandagat sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at Isabela, madahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot sa 3 to 5 meters height. At iwasan na rin natin ang papalaot sa mga baybayin po ng kanlurang baybayin ng Palawan, kung sa nalalabing silangang baybayin po ng Luzon, dahil ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot hanggang po sa 3 to 5 meters height. So yun ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na napagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!